set formal ng sinampahan ang kaso sa ombudsman. Dahil sa di pagrespeto sa order ng korte, formal lang sinampahan ang kaso sa ombudsman ni Kapa Founder Pastor Dr. Ambassador Joel A. Apolinario, ang Securities and Exchange Commission o SEC, kasabay ng mabala sa DILG, mga pulis, at iba pang ahensya ng gobyerno na makikialam sa constitutional rights ng Kapa Community Ministry International Incorporated na makakasuhan na niya sila ng contempt of court at administrative case. Ito'y kasunod ng inilabas na advisory na DILG dated May 7, 2019 na may kaugnayan sa SEC resolution na nagbibigay kapangyarihan sa local government units, PNP at NBI na tulungan ang Securities and Exchange Commission na ipatupad ang cease and desist order nito dated February 14, 2019 laban sa Kapa sa kabila ng desisyong inalabas naman ni RTC 11th Judicial Region Branch 35 Honorable Judge Oscar P. Noel Jr. dated April 4, 2019 na walang jurisdiksyon ang SEC na magpalabas ng cease and desist order laban sa Kapa kundi ang regular court lamang. Binigyan din ni Pastor Dr. Ambassador Joel A. Apolinario na sa bisa ng writ of preliminary injunction na inilabas ng korte, sino man o maging alinmang ahensya o departamento ng pamahalaan na makikipagtulungan sa SEC hinggil sa bagay nito ay tahasang pagbabaliwala sa desisyon at kapangyarihan ng hukuman na sila lamang ang may jurisdiksyon batay sa ating saligang batas. Granting the issuance of the temporary restraining order and writ of preliminary injunction, the RTC General Santos City held that it is the regular courts and not the SEC that has jurisdiction over the issue involving the constitutional right to the free exercise of religion. Dahil dito, inalerto na ng Kapa Founder ang lahat ng mga leaders nito nationwide na laging maging mapagbantay, gabitin ang kanilang mga cellphones at camera, at itala sa logbook ang mga pangalan ng sino mang magtatangkang hadlangan ang kanilang constitutional right to the free exercise of religion. Para sa Euro TV Balita, ako si Charlie Mendoza.